Sa larong basketball, eh, kailangan makascore muna para manalo. Pero mukhang may panalo na ha, hindi pa man natatapos ang laban. Siguradong hindi magbimintis ang bawat tira ko ang misis, shota o kahit pa ang ex eh, hanggang sa uniperme eh, nakalingkis. Yan ang kwentong inalam ni Nico Wahe. Kapag may liga, walang mintis ang kabi-kabilang pakulo ng bawat kupunan. Ang mga basketbolista ng Puro Crosal sa Bogo, Cebu, hindi papahuli. Ang sigaw nila sa court, sila raw ay hashtag loyal. Ipinaimprenta pa nila ang mukha ng kanilang number one fan sa kanilang uniforme. Walang iba, kundi ang kanilang mga minamahal. Aww. Si Jerome, nakatatak ang mukha ng kanyang asawa na si Iris sa kanyang jersey. Pumayag talaga ako agad, man. Kasi sarap sa feeling kapag naglalaro ka tapos makikita mo yung asawa mo nasa gilid mo lang. Aside sa nasa gilid, hindi nasa kadribo ng bola mo, makikita mo. Tagaliap mo, makikita mo. So, masarap. Aminado si Jerome, lapitin daw siya ng chick sa court. Pero hindi raw siya bolero. Heartthrob yearn. Ang first impression niya kasi sa akin, babaero talaga, pero hindi naman babaero. Yung mukha, iwan ko sa mukha, pero hindi naman babaero. Tapos sinabi ko na siya, sa kanya, ma'am, na yung past ko is past na, wala na. Siya, ikaw na talaga. Kaya si Iris, sa tuwing maglalaro si Jerome, todo ang pag-cheer sa asawa. Bantay, sarado na rin. Ang message ko lang po sa kanya, sana ano, first priority na din niya po kami. Noon. Hindi na barkada. He's the one na kasi ano, nabago siya dahil sa amin. Hindi dahil nagbago siya para sa amin, kundi nagbago siya para sa sarili niya at para sa pamilya na. Ngayon, mas focus raw si Jerome sa kanilang pamilya. Siya lang talaga yung babae na nagbago sa akin. Kasi nung una talaga, grabe, pasaway talaga ako. Tapos nung nakita ko na siya, tapos nung nagsama na kami, mayroon lang talagang pagbabago. Miyembro rin ng hashtag Team Loyal ang acting coach na si Krisny. Ang larawan naman sa kanyang jersey, 7 taon niyang kay LDR o Long Distance Relationship. Tapos yung kaklase ko nung high school, pinakilala kami sa isa't isa kasi alam niya na ano kami, compatible daw kami sa isa't isa, parang ganun. Doon nagsimula po, yun, usap-usap, hanggang yun, ang ligaw ako sa kanya. Pero, nasa na nga ba si Girlfie? Seaman po kasi ako, tapos while on board po, yun, naghiwalay kami ng girlfriend ko po for 7 years. Naging maayos naman daw ang paghihiwalay nila, pero si ex pa rin ang naisipan niyang ibandera sa kanyang jersey. Pag uwi ko dito, nung nag-ano na ng team yung team owner namin, ayun, sinuggest nila na yun, mga girlfriend or missis yung ilagay sa uniform. Ayun, wala akong malagay. Tinanong ko talaga siya personally na, if okay lang ba yung mukha niya yung ilagay ko. Which is, nag-agree naman siya kasi yun nga, in good terms naman kami ngayon. Tsaka labas dun, ma'am, gusto ko siya talaga ilagay ko eh. Kaya kahit hindi na sila together, hashtag loyal pa rin si Krisny. Hindi pa rin daw siya ready maghanap ng bagong the one. Ang kwento sa likod ng hashtag loyal jersey, nagsimula sa printing shop business ng mag-asawang Isaiah at Tiffany. Gusto po naming bumuo ng team galing sa friends namin. Opo. Then, nagpag-usapan po namin kung ano yung design na gagamitin namin. So, habang nag-uusap kami, nag-suggest yung mga team members na ganito daw. Kasi gusto nilang malagay yung mga larawan na mga jowa nila, na mga asawa nila, anak. At saka anak nila. Kwento na Isaiah, hilig talaga nila magkaibigan na maglaro ng basketball kahit noong wala pa silang partners. Yung mga kasama ko, mga kaibigan ko na ano na namin, habit na namin ang paglalaro ng basketball. Kahit mulan, mainit, wala kaming pakiyam basta makakalaro ng basketball. Kaya nang magkaroon ng sarili-sariling pamilya, the grind never stops. Para sa team loyal na sina Jerome, Krisny at Isaiah, walang duda na ball is life. Pero sa hardcourt ng buhay na raw sila ngayon lumalaro, kakampi ang kani-kanilang minamahal. 3 points kayo dyan! Ako si Nico Wahe, at yan ang kwentong dapat alam mo